Hello guys, ito na naman tayo. Meron akong i-share sa inyo na bago siguro sa iba or sa iba naman is siguro na gawa na rin ito. So, using orbids and then container and then water. So, and guys, ituro ko sa inyo kung paano ito ginagawa at kung para saan ito sa mga alaga natin. Kaya guys, kung bago ka lang sa akin channel, huwag lang kalimutan pinutin ang like, ang subscribe, pati na rin ang notification para updated kayo sa aking mga video. So, ayan guys, panoorin nyo na to nang matutunan nyo at kung para saan to. Hello guys, meron akong isang ituturo sa inyo na magagamit nyo kasi ito matagal ko nang ginagamit to. So, di ba yung una kong video, meron akong video na gumawa ako nung parang water source ng aking mga feeders, katulad nung sa dubia ko, and then yung sa lateralis ko, sa lats. So, may na-discover ako na pwede naman palang gamitin. Actually, ito na yung ginagamit ko eh. So, ito yung ginagamit sa mga halaman na water plant. So, umorder ako nito noon. So, ito na yung ginagamit ko. So, try nyong gamitin kasi ito ginagamit ko na siya. So, ayan. So, ituro ko sa inyo kung paano guys. Pero, usually alam nyo na to eh. Kung paano siya gamitin. Ito yung tinatawag na Orbids. So, online ko lang siya na nabili. So, yung clear yung binili ko para medyo okay naman sa mga alaga. Although, pwede naman yung mga assorted color, pero mas ginusto ko na itong clear. So ayan guys, magsaset tayo ng para sa, kasi mauubos na yung mga una kong ginawa eh. So, gawa uli ako, then pakita ko sa inyo. Ayan guys, kuha tayo ng mga gagamitin dito. So, ito na guys, syempre yung lalagyan. Dito ko na nila ginagawa siya. Unti-unti lang ginagawa ko. So, ito. Then, syempre, malinis na tubig o mineral water. O kahit ano, basta malinis. So, yun na yung gagamitin natin. So, tulad ng sinabi ko, madali lang itong gawin. So, kuha lang tayo dito ng mga ilan. Kasi itong orbits na to, di ba nag-expand siya dahil sa tubig. So, naisip ko dati na bakit di ko gawing water source ng aking mga feeders, katulad niyan sa lats and dubia. So, sinubukan ko siya, nag-try lang ako ng mga ilan. And then, ayun naman, naubos naman ng mga feeders ko. So, yun. Meron na siya ng water source na hindi agad na da-dry kasi nagsa-save siya ng water talaga. Kaya siya nag-expand kasi puro tubig siya. So, yan guys. Lagyan na natin siya ng tubig. Kung ganong kadami yung nilagay mong tubig, guys, di ba ganyan sa mga orbits, kung ganong kadami yung tubig na nilagay mo, ganun din mag-expand yung mga orbits na yan. So, ayan. Kita nyo yung tubig na yan, medyo lampas lang nakalate, pero kulang pa yan, guys. Konti lang yung orbits na nilagay ko, pero kulang pa yan. Gusto ko yung umaapo, kaya dadagdag ako na nito. Hindi ko pwede ilagay lahat, guys, kasi halos sanggarapon ng katumbas nitong orbits na to. Once, hanggat may tubig siya, guys, hindi siya titigil na mag-expand. Yan. Yan guys. So, takpan lang natin. So, siguro mga ilang oras, makikita na natin yung result nito. Guys. Ako kasi, ang ginagawa ko dito, after kung mailagay sa ganito, nilalagay ko sa refrigerator. Hindi sa freezer, ha. Doon lang sa freezer lang. So, ayan guys. Ilagay na natin siya sa freezer.
sa refrigerator. Kahit sa chiller lang, pwede na yan, guys. So, ito na, guys. Lagay na natin siya sa refrigerator. So, dito lang to sa kwarto ko. So, personal ref. Doon ko na lang siya ilalagay. So, kahit ipwesto ko lang siya dito. Yan, guys. So, mga siguro mga ilang oras lang, pwede na natin siyang ikunin and then pwede nang gamitin. So, kita nyo, dyan lang siya nakapwesto, guys. Huwag nyo ilalagay sa pinaka-freezer pala. Ayan. Huwag mo ilalagay sa freezer. So, dito lang, parang chill-chill lang. Kasi, parang medyo malamig rin. And then, yung water niya is hindi mag-evaporate or mag-moist siya. So, ayan lang, guys. So, iyan lang natin dyan and then check natin siya mamaya or kahit na bukas na. Siguro mga 2 hours or 3 hours, check na natin siya. And guys. Ito na, guys. So, ginawa kong 7 hours yung aking pag-clear dito. So, and guys, nag-expand na siya. So, na-absorb niya na lahat yung tubig. So, I think, siguro kulang pa ng tubig kasi, ano. Pero sabi ko nga sa inyo kanina, kung gano'ng kadami yung nilagay yung tubig, hanggang doon lang mag-expand itong mga orbits na to. So, and guys, siguro kung malaki yung aking lalagyan and then lahat ng nasa sa sheet kung ano na orbit sa maliliit is pwede kong gawin agad lahat. Pero sa ngayon ito lang muna, guys, kasi medyo sapat na to pang ilang linggo. And guys, so ilabas na natin to, guys, and then pakita ko sa inyo ang itsura niya. So, ayan, guys, pakita ko na sa inyo yung finished product ng ating magiging water source ng mga feeders like Dubia and Lats or Lateralis. Yan. So, makikita nyo, yung maliliit na clear crystal na yon is parang siya naging sago. Yan. So, meron lang siyang lalagyanan doon sa bin ng mga feeders, lagay mo lang dyan, lalapitan na siya ng mga feeders. So, yan. Ganito lang ang aking ginagawa, guys. Dati kasi nabili pa ako ng diaper, kinukuha ko yung nasa loob niya, and then, kaso may mga naiiwang mga fibers na, syempre, hindi sinasadyang sumama. Kaya naisipan ko, bakit di ko gawin yung tulad nung bata pa ako, yung mga anak ko dati na nagpapabili ng gato, nilalaro. And then nakita ko rin na ginagamit sa mga water plant, yung mga pan-display. So, colorful sila. Sabi ko, maliliit sila pero nag-expand sila pagka nakakaano ng tubig. So, siguro 80% o 90% ng ano na to is yung water. So, sisip-sipin lang ng mga feeders like Dubia and Lats. Yan. And guys. So, alam nyo na. So, hindi ko napapakita kung paano ilagay ito sa mga bin. Kasi, usually naman, magkalagay ka lang ng lalagyan doon. Then, kuha mo sila and then ilagay doon. So, lalapitan na yan, guys. Yan. So, I hope na may na ituro ako sa iyo na bago. Ewan ko sa iba kung gumagawa na ng ganito, pero sinubukan ko pa rin i-share sa inyo yung aking ginagamit para tipid naman kayo. So, itong beads na to, yung orbits na yan is nabibila lang online. Pwede yan. Or, kung meron kayo sa mga supermarket na nakikita nyo nabibenta. Kahit yung mga iba-ibang kulay, okay na rin yan. Basta source of water ng ating mga feeders yan. Ito na, guys, maglalagay na tayo doon sa ating feeder sa Lats, yung sa colony ng Lats ko. So ito yung sa
Ito yung colony ng aking superworm. So hindi to lalagyan. So hindi natin to lalagyan kasi hindi naman sila nainom talaga. Although nainom sila pero hindi talaga ganun yung ginagawa. So ito yung aking colony ng lats. So and guys, konti na sila kasi halos sila na rin yung pinapakain ko ng pinapakain. So ito yung lalagyanan to. So, maliit lang to kasi maliit lang tong aking bin. So yan lang. So lagyan na natin ito. Dakutin ko na. Ayan. Iba kasi nagbabound. Kaya dahan-dahan lang ang lagay. Ayan. Guys, napakaingay ng aking mga ibon. Ayan sila. So hindi ko pa sila napipicture sa aking vlog. Ito pa yung aking mga ibon. So ayan, mga breeder ko. So antayin lang natin silang uminom. So mamaya guys, papakita ko sa inyo kung paano si lalapitan nila yan. So sa ngayon kasi nabugaw ko sila. So ayan. Mamaya na ng konti lang. Ito naman yung colony ko ng dubya. So ayan sila. Ayan. Ay, mga dubya ko, hindi pa sila pinakakain doon sa ano kasi konti pa lang eh. So pinararami ko sila para sa aking Golden Dragon. Ayan. So sa ngayon yung worm muna pinakakain ko sa aking mga dragon. So lagyan natin sila ng kanilang painom, tubig. Ito lang. Masesense naman nila yung ano yan eh, kasi yung moisture ang hinahanap nila. Ayan. So, ayan. So pecha and then yung chick booster. So kahapon yan. So hindi nila naubos yung ito. Pero hayaan ko muna dito. Hindi pa naman kasi sila natutunaw eh. So ayan guys. So maya maya lalapitan na nila yan. And then simulan nilang uminom. So ayan guys. Ayan guys yung mga ibon ko. And then isunod ko na lang sila i-vlog sa susunod. Ayan, mga inakay na sila. Guys, pakita ko sa inyo yung ano, yung parang inakay ng aking split opa, split pail. So, ayan, guys, dalawa. Isang red eye. Focus natin. So, ayan guys. Salamat sa panonood ng vlog na ito. So sana may natutunan kayo sa aking tinuro ngayon. So ayan guys, tapunan natin. Hanggang sa muli guys. Salamat.